Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabagagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukup ay niloob mo na maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipakintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatan na lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sumuhol, pinarusahan nila ang walang sala at pinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa laga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan? Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo.
mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya, pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo. Manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla. Di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at kung sinong mapangapid sa ninyong kasamahan, mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Magsitayo na po. Ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia, Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid,
iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guru, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang tao, ang anak ng tao, ay wala man lamang matulungan, ay wala lamang matulugan o mapagpahingaan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, inihayag ng ating Panginoong Jesus kung ano ang dapat maging katangian ng isang tunay na alagad, ng isang tunay na disipulo ng ating Panginoon. Una, lahat-lahat ng itinuturo ng ating Panginoong Jesus, pag-aaralan niyang mabuti at i-apply sa kanyang buhay araw-araw. Ikalawa, ang buhay ng ating Panginoong Jesus dapat maging buhay din ng isang tao kung ibig niyang maging tunay na alagad. Ikatlo, dapat ang maging tunay na alagad ni Kristo, walang pag-aari, walang bahay, walang lupa, walang hanap buhay, walang anumang kayamanan, magpakadukha siya ng husto, katulad ng ating Panginoong Jesus, para ang lakat ng kanyang panahon maigugugol niya ng husto para sa paglilingkod sa Panginoon. At ikaapat, para lakat ng panahon ng isang taong gustong maging tunay na alagad, maigugugol niya sa ating Panginoon, dapat iwanan niya ang kanyang ama, iwanan na niya ang kanyang ina,
mga kapatid, buong pamilya, para lahat ng kanyang panahon ay para sa Panginoon lamang. Yan ang apat na katangian ng isang taong ibig maging tunay na alagad ng ating Panginoon. Magsitayo na po. Minamahal kong mga kapatid, ilukog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasan ang ating mga suliranin, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna. Naalagad tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pan. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong pabanalin at kung mamarapatin inyo pong
Jesus, ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pag-aakin ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo na ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos,
nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isang paglalakbay ng buhay, sangasangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y bigla dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng inyong pasan, Panginoon ang balhingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halin na lumapit sa akin, kayong mga napapagkal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, bukayin nawa kami ng aming iniakin at pinagsalugan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
pinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.